Samantala, 24 oras naman po naka-alerto ang otoridad sa Cagayan de Oro kasunod ng pagulan at pagbaharo noong Sabado. May live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Pa rin ang mga residente ng Cagayan de Oro sa tuwing umuulan. Kaya naman magdamagan ng naka-alerto ang otoridad dito matapos ang walang humpay na pag-uulan itong mga nakaraang araw. Nakaantabay na rin ang rubber boat, dump truck, ambulans at iba pang sasakyan kung sakaling kailanganin. Minomonitor din nila ang Cagayan River na posibleng umato kapag nagtuloy-tuloy ang pag-uulan. Alas 2 ng hapon noong Sabado nang bumuhos ang ulan dito sa Cagayan de Oro City. Maya-maya pa maraming sasakyan na ang tumirik. Ilang estudyante at residente rin ang na-stranded at kinailangan i-rescue ng CDRRMC gamit ang mga dump truck. Meron ding iba na sumuong na lang sa baha. Humupa rin ang baha ng sumunod na araw pero bakas pa rin ang idinulot nitong pinsala. Ang mga sinalanta ng bagyong Sendo noong nakaraang taon na nananatili pa rin hanggang ngayon sa evacuation center ay binaha rin. Kaya kahit nasa evacuation center na sila, lumikas pa sila sa mas mataas na lugar. Hindi biro ang hirap na dinaranas ng mga evacuee. Karamihan sa kanila jiggy sa lupa lamang na may sapinakarton o banig na tutulog. Ang ilan, labis ang takot sa tuwing umuulan. Lalo't lagi raw nanunumbalik ang alaala nung humagupit ang bagyong Sendong. Kaya naman dasal nila, sana raw mailipat nila sa lalong madaling panahon. Jiggy? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.